Yo! So magandang umaga, hapon ang gabi sa inyo mga chikoy. At ngayon ay nagbabalik naman tayo sa isang video na kung saan may bibilin tayo para gawin or para magiging gift to para sa kapatid ko. So kung tandaan nyo dati, nag-upload ako ng video kung saan ay gumawa ako ng computer para sa kanya. But it's been like, hindi ko na ako tanda ko pa eh, pero ilang taon na yung mahigit bago yung huling video na yun. At ngayon, gusto ko siyang gawin ulit ng bago kasi kailangan na niya. At the same time din kasi, it's been a while since binilang ko siya at medyo nagpaparamdam na yung system niya, nagkakaroon na ng mga errors. So, ngayon, kitang-kita naman sa title at saka sa thumbnail. Bibili tayo ng bagong computer para sa kapatid ko. So, apparently kasi, magkakaroon kasi na sila ngayon yung mga online shops at magkakaroon ng mga discount. So, mangyayari kasi, gagamit kasi ako ng card ko para mabili ko yung mga kailangan ko. At the same time din kasi, merong nakalagay kasi dito parang voucher or some sort. Within June 6, 12 a.m. to 11:59 p.m. ng June 6, ay magkakaroon tayo ng 15% off sa mga credit card at 15% off ng sa debit cards naman. So, naisip ko, sale din to eh. Win-win situation, di ba? Ganun. So, ayun. So, I'm gonna do that and hoping na mag-enjoy kayo. So, ito yung mga ipapakita kong mga list sa inyo kung ano yung mga bibilin ko para sa kapatid ko. And ito yung magiging kanyang system unit, which is yung case. Ito yung magiging CPU niya. Ito yung cooler niya. Ewan ko ba yung pinili niya, pero nakutuwad ako kasi gusto niya. And ito yung kanyang monitor. Ito yung motherboard. Itong GPU nito 4070 yan. Apparently, ang mangyayari kasi, sa GPU niya, papalit ko kasi itong GPU kong luma, which is 3070. Ito, ibibigay sa kanya to. Kasi, apparently, hindi niya kasi ma-maximize yung 4070. Ako kasi nag-render ako, nag-edit, nag-modeling ng music. At the same time din kasi naglalaro ng mga heavy games para sa YouTube. Ang mangyayari, mag-switch kami. Sa kanya itong 4070, sa kanya itong 3070 na dito. So, ganun yung mangyayari. Orderin natin siya mamaya-maya pag mga madaling araw na kasi kailangan kong habulin mismo yung voucher. Pero alam kong within the day of June 6 pero kasi gusto ko nang unahan para sure talaga. So abang wala pa, iusin ko lang mismo yung bank account ko kasi apparently napakalaki ng order natin to the point na mahirap siyang isa-isahin. Ang mga biglaan, i-withdraw ko yung mga kailangan kong i-withdraw. Ayan, continue ko na to. Oh, mataas yung palitan na yun. And then, after natin siyang i-change, ayun na, okay na, pwede natin magamit yung account ko para hindi tayo malugi. Okay, goods. Okay na. So, ngayon, imamark ko na lahat. Ano yun? So, ayun, may mga voucher pa. Woo! Let's go! Malaki-laki na rin yung discount natin. Meron pa tayong 500% off, tapos may cashback pa tayo. Grabe ba? Laki ng nabawas natin. Grabe ba? Apparently, para maging mabuting consumer, guys, kailangan nyo rin gumamit ng mga voucher and shimmer. Kasi, apparently, kapag hindi nyo ginawa yun, you're losing a lot of money kahit paano. At least kahit paano makakapag save kayo kapag gumamit kayo ng mga voucher. So yeah, this is going to be exciting. Hoping ako na mag-ayos tong setup na to. And hoping na walang mga error in Shimei. So yeah, anyway. So yun muna. Hintayin ko lang muna dumating yung oras para orderin natin mismo yung mga system na yun. At papakita ko sa inyo kung paano ko siya paano ko siya check out. Okay? 12 a.m. So let's go na and checkin natin kung mag-a-apply na to. And yun, nag-apply nga siya. Oh my god, nakasave nga tayo ng marami. Yun, so tinirin ninyo, may voucher tayo. At nakasave tayo ng mga ilan. And that is good. Kesa naman sa hindi talaga. So yeah, we successfully applied a lot of coupons ngayon. At marami tayong nabawas. So kailangan ko na lang gawin at pinutin ko na lang to. Then I'm gonna place my place ko na. Then I'm gonna click this one. That. Okay, processing na siya. You're shipping, processing your payment, ayun na po. Okay, so yun, okay na. So yeah, okay na po, nakuha na natin siya. Yeah, that did really happen nga. So yun, we did manage na orderin yun. So hoping ay, siguro next couple of days darating na yung mga yun na sabay-sabay. So yeah, so yun na muna ating gawain for today. At we'll see you guys in the next couple of days, okay? Bye-bye muna. Ito siya. Ano nakalagay dyan? Taylor. Order na yan. Teka, darating na lang yan pag ano. Ay, okay na. Hintayin mo na lang. Tapos isin lang natin dito pagdating. Ala, ano? In-order ko na yung sa PC ni Josh.
Dating ngayon, wala na araw. Naalala mo yung dinocument natin yung paggawa ng dating PC mo? Kailan, 3 years na yun, bago pandemic, no? Ay, magkakaroon siya ng bago ulit after ano. Tsuro nyo. Okay, so it's June 7 and update lang. Ang ating order ay nakapack na. Kumbaga papunta, nakaship na siya. Papunta rin sa bahay. So yeah, pretty excited kung ano mangyayari dito. So, kasi yun na in the next couple of days pa. Yes po, malapit po sa sunrise. Sige, papunta na ako dyan, sir. Sige po. Thank you. Sige po. Okay, so time check, it's June 9. So apparently, dumating ata ng mas maaga yung package. Nandirito na nga, out for delivery na siya. Sige, bakit ganun yung gising ko ngayon, ha? So kung ngayon siya darating, ibig sabihin, it took only 6, 7, 8, 3 days bago makarating dito sa ganun kadami, tsaka ganun kalaki. Okay, so andito na. Ay, ang bigat! Okay. Yeah. Ah, dumating na yung ano ni Josh, computer niya. Sabi nga niya, oh, tama-tama sabi niya. Darating yun, wala akong pasok. Yes, sabi niya ganun. Pabayaan naman na ayusin ito mamaya ko sakali. Lagay mo sa kwarto, hindi pumapasok sa kwarto yun. Diba, ano, masyadong given kapag tinakpong. Sige, tumuha niya pasok dito. Tama-tama, half day lang sila ngayon. Sabihin mo, tulungan mo kung i-ayos yung computer ko. Lilinisin lang natin kamo. Tapos makita nga niya dyan. Oo, oh, may ako yung video reaction nun. So bali, meron na akong pupuntahan tsaka ayusin bago ko ayusin yung computer ng kapatid ko. So, BRB muna. Okay, so I think it's time para ipakita na mismo to. Josh, pabuhat nga nito. Dali mo sa, ano, kay daddy sa, ano, sala. Dali mo sa sala yun. Siya yung aya eh. Yun eh. Oh, yan na yun. Nakaligo. Tsura nyo. Nakakita ka ng ano ah. No. Oh. Hindi ko rin alam. Bigla nandito tumawag yung kanina umaga eh. Oo nga, hindi ko rin alam eh. Oo nga, legit. Kaya buti ako kanina umaga, bigla tumawag eh. Naka-video nga ako kanina, hindi pa ako nahiligo nun eh. Bago gising pa ako eh. Okay, labas mo na yan dun. Dito rin yung monitor. Oo, yun yung pinakailalim. I'm gonna bring my tools para dito. Ay, wait, may tubing tools ko. Ata. Nandig niya yan. Babalo na siya. There go, my trusted tools. Ayun, nakatingin siya kanina. Tatay sa nervyos. Kaya nga, tatay sa nervyos. Babalo eh. Oh, dandahan! Dali talaga pag may si daddy may isa unboxing eh. Ito talaga yung nag-unboxing. Kinita yung nga ako, ha? Hindi lang sila ka ng tuloy kuya kay Nogo. Sabi niya, ano yun daw eh. Unboxing na yan! Sige, sige, sige. Gabi takbo nun ha. Gabi ba? Tools yan. Ginago ko, kala ko yung parang wifi na gano'n. Hindi ah. Putang ina. Ayan, okay yung ganyang case eh, para di screen ano. Screen lang siya, ganda okay. Screen lang, ito maganda. Screen. Isa lang eh. Oo. Kalimutan ko. So by the way, hindi pala sponsored to. Sarili lang pala to ha. So itong case ko. Asus Prime, nakalagay dito. Yeah, Asus Prime. Yan lang po siya kaliit ngayon na, di ba? Maliit. Kaya dahil maliit, dahil tamad maglinis yung kapalit ko eh. Di ba? Di ba? Apparently, itong patatay ko, mahiling magbuwas ng mga gamit ko eh. Kaya siya lagi yung nag-unbox eh. Oo, tanda na, chill ka lang. Aba, bakit may butas yung ano? Ah, hindi, butas talaga. Para mahawakan. Pakita si 4070! Yay! Ito paano to? Ayan na, si power supply. Oo, oh, yan na yung CPU, pati yung motherboard. Sheesh! Ryzen 9, no? Sheesh! Uy, dalawa na monitor niya! Ay, dahan yung kamay mo, masugat ka! Sa gilid lang yung tama ang batapos para perderesyo. Yan. Si 5900X mo, Ryzen 9. 4070. Tingin? My! 4070 yan. CPU cooler. Cooler yan. Hindi na bumili nung ano yun, nung storage device pati na RAM niya kasi yung binigay ni Kingston mismo, yun ang gagamitin natin hindi sa buta. Pati nga nung ano, nung ano. Tadami pa ikakabit to, baya. Gago. Naka, wait, anong ilan to? Gago, naka 32 gigang puto.
Okay, so nang matapos ang lahat, subukan natin siyang i-build. Pero syempre, hindi ko napapakita yung buong process. Nip-pick lang kung ano yung mga gagawin natin. Si motherboard niya, B550. Yan. Apparently, ito may wifi ito. So kahit hindi na siya mag-LAN cable dito, pwede niyang gamitin. Kaso kasi, napaka-unstable nang pagdating sa mga, you know, pagdating sa mga gaming. Oh, may badge ka na lang MSI, oh. Lit-lit ang motherboard niya, oh. Ganyan lang. Isang GPU lang kailangan niya kasi so far kasi yung mga GPU ngayon. Kaya na pag-power up ng mga monitor na apat, kahit isa lang siya. Dati kasi kailangan dalawang GPU, eh. Oh, ito na. Si Ryzen 9. Tal, mukhang sa future kasi baka mag-stream tsaka mag-recording na yung kapatid ko kaya. Bilhin ako na siya ng ganito para long-term user. Ang galing! Wala siyang fan. Kaya mura. Pero kailangan lang naman kasi natin dito. Ito. Yung bad boy na yan. Meron naman na tayong case na to. Kaya natin kailangan mag-fan pa ng normal na fan dito. Tada! Tignan mo yung architecture na yan, no? Nakikita mo yung architecture na yan. Puro mga maliliit na pin yan. So, unlock natin ito. Siyempre, tatapat natin yung triangle na kung saan mismo yung triangle din dito. At hindi mo didiinan yan. Hintayin mo lang lumusot talaga mismo yan. There you go. At pag ano, hindi na siya gagalaw, then unlock mo na yan. Tapos. 10% complete na tayo. Tara, guys! Kingston Fury, guys! 32 gig, 3200 MHz. RGB yan, mabilis yan. Okay, snap! Pag-DNA mo sabay, both di dyan, dito mo DNA, dito tsaka dito. Okay, hangat mo na. Yun, okay, good. First DDR4 na RAM is installed complete default. Sige. Paano yung celebration? Tapos mo? Paano celebration? Okay, so next natin dito yung kanyang NVMe, 9.2. Apparently, itong device na to, terabyte to, at the same time, ang reading ito per second ay 7,300 megabytes. Yun ang kabilis itong device mo. Ito yung pinakita ko sa, yung pumunta ko sa Kingston. Parang nag-ano nga ako eh, ganda-ganda ng packaging eh. Okay, sa mga binabayaran natin ngayon, puro packaging na, hindi na yung device talaga. Naikabit ko na yung motherboard. So kaya, ang ikakabit ko na lang ngayon dito ay yung kanyang fan. Okay, so konting update lang. Apparently, naikabit ko na yung pinaka-stand-up nito para kumabit siya. Kasi punta yan, laki naman nito. Ngayon lang kasi ako nakahawak ng ganitong noktua. Kaya, nalibago ako. Pero thank you sa mga larong building simulator ng PC ay nalaman kung paano gawin ito. Dalawa fan nito, isa dito, isa dito. So, ang taka lang, mali lang pala yung pagkalagay ko. Nalagay ko siya kagad sa pangalawang slot, dapat sa first slot. Akin yun. Okay, ganyan. Okay, so konting update lang. Bali, ngayon, lalagyan ko na siya ng thermal paste. Pagkatapos ko lagyan ng thermal paste to, ay ilalagay ko na mismo itong yung heatsink na to. Ilalagay ko na mismo dun sa pinaka-CPU na to. Yung pinaka-mahirap na ikabit dito ay yung heatsink apparently dahil sa complex na structure niya paano siya ginapa. So far, ang paglagay ng thermal paste ay hindi na tuldok, kundi pa-X na. So far, yun na yung pinakabagong ano ngayon. At so far, na-prove naman na mas okay na pa-X yung thermal paste mo kumpara mo sa hindi. Yeah, so apparently, hindi mo naman kailangan ng napakadami dahil ako magsabi sa'yo, madidiri sa'yo yung mga ibang PC builder. Okay, top na natin itong heatsink. There we go. Naman, ay secure na siya bago natin alagay yung pinaka-fan. Kasi mahirap kasi ikabit yung fan kapag hindi naka-secure yung heatsink. Okay, so last fan. Ay, hindi. May nakaharang kasi dito eh. Ano nakaharang? Yung RAM. So most probably... Baka dito. Oo, dito na. Dito ang kabit niyan. Oo, dito na pag ano. Pero, i-switch natin yan. So ayun, apparently okay na yung case. Bali, ganito yun lang yung nangyari. Dahil tutulak naman yung area dito, hihigupin naman ito. So papasok dito yung malamig na hangin, lalabas naman dito yung maiit na hangin, palabas dito sa exhaust dito sa likod. So I think okay naman yun. Dapat nga dito to eh, kasi problema, nakaharang yung RAM. So I think hindi yata ganun naka-design talaga yun na dito nakalagay yun. Well, makikita naman natin kasi kapag nagkaroon mismo ng overheating issue to, most probably mali yung fan dito. So, dahil gusto ko na mangyayari. So ngayon, bubuksan lang natin ngayon yung GPU. Kasi titignan ko muna kung ilan yung ano nito. Pero kasi since na ito kasi open sa akin, open tayong isa sa kanya. Dalawa ang kailangan natin. Pero syempre, bubuksan ko pa rin yan dito para sa video. Sayang din naman. Oh. Good job. Eh, Asus ba't iba to kumpara sa una, ha? Nagtataka lang ako, pero ang ganda. Parang maganda yata. Masabi yan, ha?
Kamera sa likod. So, ito yung akin mismo, which is yung RTX 3070 na Asus ROG Strix. So yeah, ito yung mapupunta mismo sa kapatid ko. At the same time naman yung 4070SBB, ipukunin ko na yun para mag-switch kami. Kasi pretty sure, iba rin kasi yung lugar niya rito mas mainit, kaya kailangan nyo siguro yung tatlong fan din. Well, mas mga gamit niya to kumpara mo sa isa kasi eh. So yeah, ito yung kakabit natin ngayon. It's time para ikabit na mismo yung GPU. Since na nalinis ko na siya at naayos ko na, binuksan ko na rin yung likuran niya para may kabit natin yung GPU. So, tara! Kabit na natin ito. Luckily, ay... Kasya siya. Saktong-sakto. Diba na mangyayari ngayon, i-screw in na natin to, then... Okay na, pwede na natin siyang magamit. Okay. Okay na, after a couple of hours, talaga sa nung oras na rin, bismiyo, pagod na rin ako. Pero, ayan, ang ganda naman ng kinalabas ninyo, maganda yung tao dito, yung case, at the same time. May mga times sa parang uwi niya tignan. Siguro baka nilibago ko dahil ngayon ako nakakita ulit ng ganitong kasi ng heatsink, or para ano, kasi normally kasi naka-water-cooled ako eh. Kaya parang nakakapanibago lang na ganito yung itsura. But, so far, okay naman. Maganda naman yung ano niya. I'm really happy to the result. So, nangyari, sarapan na lang natin yan. Ayan. So, ang kailangan natin gawin ay mas-start natin to and hoping na gumana siya. Yun lang talaga ang natin yan, hoping gumana. Okay, so binuksan ko na yung isang GPU na 4070. And apparently, mas magaan siya kumpara mo sa isa kong GPU, which is yung nasa kapatid ko ngayon. So, yun ang ano. Diba? Sarap! Yan ang size niya. Kung para mo sa 37, kinatakli yung fan. I mean, yung kasi pang heavy work talaga to. Ganda lang yung fan, pati yung logo, may ilaw. Takoy na yun, pati yung mga ano, nagbabago-bago pa. Patay kang bata ka. So yeah, apparently, we managed na ma-open siya at tumatakbo naman na maayos. Apparently, kailangan ko lang i-solve tong power issue na to. But other than that, hindi siya. Okay na. Ano? You're good? Yes. Ha? Yes. Bali, re-install ko lang yung mga kailangan re-install dito at kabit na yung mga nakikabit din. Okay na. Yeah. Yun lang. Ay, sabihin mo. Lagi nga rito, di ko marinig. Ayan. Thank you. Thank you. Okay. Yan, okay naman na. Natong mo yan, ha? Hindi pa palo ko sa'yo yan.